Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The latest figures are now in after the Health Department released the number of new COVID-19 cases in the country to date. As of 4 p.m., of April 4, the DOH says it has 76 new confirmed cases of the coronavirus disease in the Philippines. This brings our total to 3,094. Meanwhile, 5 new recoveries were recorded, raising the total to 57, while 8 COVID-19 patients have died, bringing the death toll up at 144. Interior Secretary Eduardo Año and Cabinet Secretary Carlo Nograles condemn the violence committed against a frontliner in Candelaria, Quezon. A 51-year-old ambulance driver was shot while doing his duty of transporting health workers in and out of the hospital. The victim has suffered permanent damage in his hand. Secretary Año has reminded the Philippine National Police to ensure the safety of all frontliners, from doctors down to hospital staff. Secretary Nograles, on the other hand, calls on the local officials to pass ordinances that will penalize those who will commit violence against frontliners. Kinokondena ito ng IATF. At binabalaan po namin, nakakasuhan po namin ang mga taong mapatunayang gumagawa nito. Sana po tugunan ito ng LGU. Sana po mag-issue kayo ng mga ordinance. Nga ang magiging eksena sa darating na mahal na araw. Yan ay sa gitna po ng social distancing measures at pagbabawal sa mga public gatherings sa ilalim ng enhanced community quarantine. Live mula sa Quezon City, nagbabalita si Camille Samonte. Camille. Cheryl, magsisimula na nga ang paggunita ng mga Katoliko ng Semana Santa. Kaya dito sa St. Peter's Parish sa Quezon City, nabigyan na ng palaspas ang ilang mga deboto para makapag-delay pa rin sa darating na Palm Sunday. Pinayuhan ng Roman Catholic Archdiocese of Manila ang mga Katoliko na ipagpatuloy ang pagdarasal sa kani-kanilang mga bahay. Yan ay kabila ng matinding pagsubok na kinahaharap ng buong mundo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Tulad sa ibang lugar, suspendido ang mga misa at Lenten activities dito sa St. Peter's Parish. Dahil dyan, nakontento na sa ipinamimigay na palaspas sa mga Katoliko rito. Nabendisyonan na rin naman daw ang mga ito. Siniguro naman ng simbahan na magpapatuloy ang kanilang online mass. Samantala, Cheryl, bumuo ang Archdiocese of Manila ng guidelines sa posibleng pagbubukas ng simbahan para sa mga PUI at PUMs ng COVID-19 sakaling hilingin ito ng pamahalaan. Ayon kay Reverend Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, bagamat aminado siyang delikado, lalo't kadalasang malapit ang mga simbahan sa komunidad, ang mga simbahan ay dapat daw silang maging bukas kung kailangan ito bilang last resort. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Residents and business owners around the Rizal Memorial Sports Complex are worried that their health might be compromised once the sports facility is converted into a quarantine site. The fear comes as the government begins construction in the said sports complex to house COVID-19 PUIs and PUMs. The DPWH assures those living within the area that their health will not be affected. Once finished, the sports facility can accommodate over 900 potential COVID-19 patients. The DPWH also says they are targeting to finish construction early next week. Meron tayong airlock entrance. Mm-hmm. So we want to make sure na maganda yung ating ventilation system dito and hindi maapektuhan yung mga malalapit na areas.
Sa good news naman mga kapatid, nag-donate po ng medical supplies ang aktor at modelong si Richard Juan. Kahong-kahong personal protective equipment para sa mga doktor, nurse at iba pang staff ang ipinaabot ni Richard sa 6 na ospital sa Metro Manila. Kabilang sa mga nakatanggap nito ay ang Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines at East Avenue Medical Center. Nagpasalamat din si Richard sa mga health workers. Mensahe niya rin sa kanila, ituloy lang ang laban kontra COVID-19. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Cheryl Quasim. We are One News.